guys, for today's vlog ay magkikrentis kami kasama ko si electrician. Ayan guys, yan yung mga kasama niya sa pagkikrentis at kasama rin pala ako nila dahil ako yung operator ng crane. At nandito na ako sa baba ng crane at sisimulan ko na umakyat sa mataas na hagdaan. Sa pag-operate ng crane guys, laging tandaan, ito yung boom. Ito yung operation para sa boom. Ito yung pag hinila mo yan, boom up. Pag tinulak mo, boom down. At ito guys, para sa kable. Ganun pa rin, pag tulak, slack. Pag binira mo to, ay hila. At bago tayo mag-umpisa ng operation ng crane, kailangan muna nating i-switch on yung source. Angat lang natin. At pwede natin siyang i-start. At naka-start na yung motor ng crane pero hindi pa natin magagamit yung boom down, boom up ng crane dahil kakabukas lang ng crane, kakagamit lang, nag-heating pa yung oil, mababa pa yung temperatura ng oil kaya maghihintay tayo ng mga 10 to 15 minutes bago ma-operate yung boom down, boom up ng crane. Ang gagawin pala namin ngayon ay magki-crane test lang kami ngayon at ako yung naka-assign para mag-operate ng crane para sa aming crane test. At dahil nawala na yung low level oil temperature sa kanyang panel board ay pwede na nating i-boom up yung crane. Yung ginagawa ko ngayon guys ay nag-boom up ako hanggang makarating sa pinaka-limit ng boom up. Dahil part yun ng crane test na i-boom up hanggang makarating sa 81 degrees hanggang sa limit niya. Yun yung order ni electrician. Click, limit na. Okay. At nagradyo naman si electrician na i-boom down ko naman hanggang makarating sa pinaka-limit ng boom down hanggang may marinig tayo na alarma ng limit. Yun na yung sagad ng boom down. At nag-order naman si electrician na i-swing ko ng Karaproa yung crane jib at iti-test natin, i-boom down natin hanggang makarating din sa pinaka-limit ng boom down at i-check nila doon. At nag-radio na nga si electrician na okay na yung crane test namin, tapos na kami mag-crane test at sinisimulan ko na na i-swing papuntang port side yung crane jib at ma-secure na ito ng maayos doon sa kanyang securing area at meron ng isang taong naghihintay doon para ma-secure yung crane hook. At malapit na nga ako sa securing position, kailangan sa pag-secure ng crane kailangan na dahan-dahan yung swing mo at lalo't na malapit ka na sa position ng securing. Dahil pag nasubrahan ng swing mo, ay baka tamaan yung kabilang crane naman, yung parts ng kabilang crane. Delikado. Lalo't na pag natamaan mo yan, siguradong mabubulyaso ka. At malaking problema, magkakaroon pa ng trabaho yung mga kasamahan mo. So kailangan at dahan-dahan tayo, di bali nang medyo mabagal, basta safety yung operation dito sa crane. At yun nga, at dahil nasa tamang position na yung jib, kaya dinadahan-dahan ko na siyang i-boom down para na rin na ma-secured na yung crane number 3 at matapos na yung isang job order na inuto sa akin ni Bosen. At ayun, na-secured na natin ang maayos yung crane, kaya pwede na natin siyang patayin dito sa kanyang main panel. At dahil tapos na nating ma-secured yung crane, kailangan na nating i-off yung motor. Kailangan lang natin pinutin yung emergency stop. Pag napindot yung emergency stop, ay ikutin ng clockwise para bumalik sa dating posisyon yung emergency stop button. At dito naman sa baba, ay puntahan natin dito yung source. At ang gagawin lang ay ibaba lang yung switch, ilagay sa switch off
yung source. So ayun guys, at ilagay natin sa off position. At ayan na nga, naka-off position na siya. Nakita na yung off na indicator. Ay, pupuntahan naman natin dito yung bypass. Dahil nag-secure tayo ng crane, ginagamit pala yung bypass kapag nag-secured ka ng jib. Dahil pag hindi mo ginabitan ng bypass, ay mag-aalarma yung limit. Kaya kailangan natin gamitan ng bypass. At tanggalin natin yung susi, ibalik natin sa active. At nakababa na nga ako at na-secured ko na ng maayos yung crane number 3. At maraming salamat sa panonood. Paalam!